What's up guys? Welcome back to my channel. So for today's video po ay pag-uusapan po natin yung tungkol po sa GERD. Yan, yung hyper acid or acid reflux kung tawagin. So iko-continue ko po yung video na ito kasi po meron po akong naunang video na umabot na po ng 100,000 yung views po ng mga nanonood dun sa aking ginawang video tungkol din po sa my GERD. Kasi po marami po dun nagko-comment or nagtatanong sa akin na tungkol din po sa acid reflux, yung mga dapat pong gawin, kung ano po ba yung dapat kainin, yung mga dapat iwasan. So, iko-continue ko po dito lahat. Lahat po ng mga katanungan po dun sa comment na video ko po na yon ay susubukan ko pong sagutin dito sa video na to. Sana po ay masagot ko po lahat ng yon kasi medyo nakakalimutan ko po eh. Ito po, medyo nagsulat po ako, naghanda po ako ng mga dapat itanong dito. So, sana po ay makatulong itong simpleng video na gagawin ko. Kasi po, ako po ay magaling na po sa may aking GERD. Magaling na po ako. So, nakakain ko na po yung mga bawal. Nakakain ko na po yung mga maanghang, matatamis. Yan, marami na po ako nakakain. Halos lahat na po. So, ganito po yan. Ipapaliwanag ko din po sa inyo kung paano po ako gumaling. Kung ano po yung mga dapat ginawa ko. At mga dapat iwasan. So, sana po ay makatulong po itong video na to. O nga po pala, bali sa mga may sakit po na GERD or acid reflux, sila lamang po talaga yung makaka-relate sa may video ito. Kasi po yung mga wala pong ganito ay hindi po sila makaka-relate. Kasi po hindi po nila alam yung mga pinagdaanan ng mga may acid reflux or GERD. So, huwag po kayo mag-aalala sa mga meron nito ay gagaling din po kayo. Kagaya ko, kasi po gumaling na rin po ako. Magaling na po ako kasi. Kaya lang po, ang tanong din po dun sa may dati pong video, kung gaano po katagal yung itinagal sa akin ng GERD. Napakatagal po guys, sobrang tagal po talaga. Umabot po yun ng 3 years, yan. Tiyaga lamang po kayo, maghintay lamang po kayo sa paggaling nyo. Basta umiwas lamang po kayo sa mga bawal, yan. Tiyaga-tiyaga lamang po sa pag-iwas sa bawal. Yung mga dapat nyong kainin at dapat iwasan ay sasabihin ko po lahat dito sa may video to. Medyo mahaba-haba po itong video na ito pero sana po panoorin nyo po ng buong buo hanggang dulo po. Kasi ipapaliwanag ko rin po sa inyo lahat-lahat po. So, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga kapatid, mga kamag-anak, ganyan. Sila po hindi nila yung naiintindihan. Kala nila nag-iinarte lang po tayo sa ating mga sakit na masakit yung ating katawan, yung sikmura, tagiliran, yan sikmura, yan. Hindi po nila alam, hindi nila naiintindihan, kala nila nag-iinarte lang tayo. Yung higit sa lahat, yung nahihirapan pong huminga, yun po yung pinakamahirap po talaga sa lahat. So, ipapaliwanag ko rin po sa inyo kung paano nyo pong gagawin para po makarelieve po kayo sa inyong hirap sa paghinga, kung ano po yung dapat nyong gawin para po makahinga po kayo na maayos pagka umaatake po yung hyperacid or GERD. Magkikwento po ulit ako dito kasi ano, yung mga hindi po napanood yung unang video, ilalagay ko po sa description yung nauna ko pong video na sobrang dami na pong comment. Lahat po yun sinasagot ko, binabasa ko po yun. Kahit sobrang haba ng mga comment, sinasagot ko po yun at binabasa ko po yun kasi naawa po talaga ako sa may mga sakit na GERD. Kaya po, gumawa po ako ng panibagong video na to. Sa totoo lang po, ito pong channel ko ay gusto ko po puro pang pag-good vibes lamang po sa talaga sana ang ilalagay ko po dito sa may channel na to. Kaya lang po, gusto ko rin po tumulong sa may mga nakapagdaanan na may GERD or acid reflux. Kasi po ako, sobrang hirap po ng napagdaanan ko na yon. Kaya naman po, ikikwento ko din po sa inyo lahat. Ilalagay ko po dito sa YouTube channel ko para po makatulong po ako sa maraming tao na ngayon po, lalong-lalo na po ngayon na pandemic yan po. So, unang-una po nito guys, ikikwento ko po sa inyo kung paano po ako nagkaroon ng GERD or acid reflux. So, ipapakita ko nga po pala sa inyo muna yung picture ko nung ako po ay mataba pa. 60 kilo po, naging 49 kilo na lamang po. Yun, ganun po talaga kahirap yung may sakit na GERD, hyperacid. Yung nakakapayat po kasi yun kasi po, isip ng isip kung ano ba yung sakit ko, kung ano ba yung nararamdaman ko. Yan. So, ipapakita ko po sa inyo yung picture ko nung ako po ay mataba pa. 60 kilo po. Ito po, papakita ko. Yan, bali yan po yung
itsura ko, yung gano'n pa po ako taba, 60 kilo po. At ipapakita ko rin po yung itsura ko nung ako po ay pumayat na ng 49 kilo. Sobrang payat, bali 11 kilos po yung nawala sa akin. Ito po ipapakita ko po yung ako po ay pumayat. Ito po. Yan. Yan po yung itsura ko nung ako po ay sobrang payat na. Grabe, halos butot balat na lang ako nun. Kala nila ako ay nag-addict na or may malubhang karamdaman, pero yun po talaga yun, yung hyperacid talaga, yung acid reflux or GERD, nakakapayat po talaga yun. So, ako po ngayon ay 57 kilo na po, yan. Mas blooming pa po ako ngayon kumpara dati kasi po umiiwas na po ako sa mga bawal. Kahit magaling na po ako, guys, umiiwas pa rin ako. Kumakain ako ng mga bawal, yan ganyan, pero iwas pa rin po kasi po pag kayo po ay nagkaroon na ng GERD, pwede pa po yun bumalik sa inyo. Kaya naman po, change lifestyle na. So, healthy lifestyle na po. Mabuhay na po kayo sa pagiging healthy lifestyle nyo po. Kumain na po kayo ng mga sustansya. Iwasan nyo na po yung mga bawal na pagkain yun. Pag-uusapan din po natin dito, guys, yung panic attack yan. Palpitate or anxiety. Yung pinakamahirap na kalaban sa lahat. Guys, yung anxiety. Kasi po, isip po yung kalaban natin dito. Yung utak natin. Sobrang hirap po. Yan, nakalusta na po dito lahat ng mga dapat ko pong sasabihin para hindi ko na po siya makalimutan. So, ang una-una po nitong, guys, kung bakit po ako nagkaroon ng GERD or acid reflux po. Nung dati po kasi, sa may trabaho ko, ako po ay nagkakape. Kasi pag nagpapanggabi po kami, hirap po, sobrang hirap po ng trabaho sa panggabi, gawa na po ng inaantok yan. Nagkakape po ako ng 3 to 4 times a day. Sobrang lakas ko po talaga magkape. Tapos umiinom pa po ako ng mga energy drinks. Sobrang bawal po talaga yun. Kaya naman po, inabot po talaga ako ng hyperacid yan. Kumukuplo po lagi ng maigi yung tiyan ko. Yun guys, ganito po. Unang-una pong atake ng aking hyperacid. Ano po, yung girlfriend ko po, kasama ko po no, nag-mall po kami. Uminom po ako ng ano, ng soft drinks yan. Siyempre po, meron po yun, ano, caffeine eh. Kagaya rin po ng ano, ng meron sa kape. May caffeine din po yung soft drinks. Eh, sobrang lakas ko din po uminom ng kape nun. Ganito po guys, pagpunta namin po sa may mall, umuwi po kami, naglakad po kami ng napakalayo. Tapos po, nung umuwi na ako, nakaramdam po ako ng sobrang pagod yan, ganyan. Tapos, nararamdaman ko, bakit bumibilis na bumibilis yung tibok ng puso ko. Hindi ko po alam kung anong nangyayari sa akin nun. Kala ko dati, meron na ako nung, ano, mag-heart attack na yata ako nun. Kasi, hindi ko po alam kung ano po yung nangyayari sa akin nun. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Tapos, parang nahihirapan na ako huminga. Hindi na ako makahinga. Tapos, parang nawawala na ako ng oxygen sa katawan. Humihinga ako ng humihinga. Hindi, wala parang, kahit laliman ko yung hinga ko, parang walang nangyayari na pumapasok na hangin sa akin. Tapos, yun, sinugod po ako sa ospital. Yun po yung unang-una kong sugod sa ospital. Yung nahirapan po akong huminga at nagpapalpitate po yung puso ko. So, kala ko po may malubha na po ang kalagayan. At may malubhang sakit dahil po sa nahirapan na po akong huminga at kumakabog po ng malakas yung dibdib ko. Sabi sa akin ng doktor, nag-anxiety ako. Hindi ko alam yung anxiety na yun eh. Pero ngayon, alam ko na po lahat kasi po, napagdaanan ko na po yan. 4 years na po ako ngayon na okay na po ako. Naka-recover na po ako sa GERD. Kaya kabisado ko na po lahat ng nararamdaman ng GERD. So, ganito po guys. Sinabi sa akin ng doktor, nag-anxiety ako. Hindi ko alam yun. Tapos iyon, nagpalagay ako ng ano, ng oxygen. Yung pala, anxiety pala yon, yung nahirapan huminga, yon, nahirapan na rin na huminga gawa ng GERD. Yon, tapos nagpalagay po ako ng oxygen sa ilong. Nahirapan pa rin ako huminga. Tapos sa mga after ilang oras, naging kalmado ako. Pero nang tumakabod pa rin yung dibdib ko, umuwi na po ako nun sa bahay. Tapos yun po, tuloy-tuloy na po yon, halos linggo-linggo po, tinatakbo po ako sa emergency room. Yan. Tinatakbo po ako sa emergency room. Nagpapa-hospital po ako lagi kasi lagi po talaga akong nahihirapan huminga. Kumakabog po lagi ng malakas yung dibdib ko. Tapos unti-unti na po nanghihina yung katawan ko. Kala ko talaga dati may malubha na akong karamdaman.
kala ko may cancer na ako, ganyan. Pero sa awa ng Diyos, wala naman po. Tapos yun po, ako po ay nagpa-laboratory test. Lahat po ng laboratory test sa akin ay normal naman po lahat. So, nagpa-tingin po ako sa puso, nagpa-x-ray po ako ng chest, dibdib, sa likod, lahat po sa... Tapos, sabi din po ng doktor, mag-ano rin po ako, yung magpa-check din po ako sa utak. Pero, ano daw po kasi yon, yung kalaban kasi natin, yung anxiety. So, ipapaliwanag ko rin po sa inyo lahat mamaya kung paano po ako gumaling sa anxiety ko. So, eto na po yun, guys. Pasensya na po kasi babasahin ko po lahat dito yung mga sagot po ng mga may katanungan po sa akin doon. Guys, sa may mga hindi po nakakaintindi ng ating mga may sakit na GERD or acid reflux, i-share nyo po itong video na ito sa inyo pong Facebook, yan. Tsaka din po sa mga mahal nyo sa buhay, panood nyo po itong video na to para po maintindihan po nila kung ano po yung nararamdaman natin. Kasi kala nila nag-iinarte lang tayo. Kaya sana po ay ipanood nyo po itong video na ito sa kanila. So ganito po yan, guys. Kasama po sa GERD yung nahihilo po yan. Tapos masakit yung ulo, sumasakit din po minsan dito yung gilid po ng kilay ko, yan. Sumasakit po yan, kasama po yun sa may GERD. Tapos po, guys, umuubo po ako ng hindi po malaman kung ano po yun, parang may asthma po ako yun. Umuubo po ako na wala man lang plema, pero wala, umuubo pa rin ako kahit walang plema. Ano po yun, part pa rin po yun ng GERD. Tapos, pag natutulog po tayo ng mga may GERD, yan, ganyan, acid reflux, pag natutulog po tayo, para kung kinukuryente yung ulo natin, tapos hirap po tayong makatulog, yan, kasama rin po yun, guys. Yung hirap makatulog, tapos minsan na nagigising ka sa alanganing oras, tapos hirap na hirap kang huminga, kumakabog ng malakas yung dibdib mo, yung kasama rin po yun sa may GERD. Tapos, pag matutulog po pala kayo, guys, kailangan pakaliwa po kayo ng side. Yan, pakaliwa po kayo ng matutulog. Wag po kayong paharap or pakanan. Dapat po, pakaliwa lang po talaga. Kasi po, hindi ko po alam kung ano po yung paliwanag dun eh. Basta po, kailangan nyo pong matulog na mataas yung ulo nyo, tapos pakaliwa. Yan. Tapos po, guys, mga dapat nyo pong kainin, ito po. Tapos, yung mga hindi dapat kainin, sasabihin ko rin po. Ito po, guys, yung mga dapat, yung mga bawal nyong kainin. Ito po yung mga bawal nyong kainin. Ay, yung mga ano po, mga red meat po, bawal nyo po kainin yung mga red meat po. Kagaya po ng baboy, baka, yan. Bawal nyo pong kainin yung mga red meat. So, yung white bread, yon, yung kagaya po ng mga puting tinapay, kagaya po ng pandesal, bawal nyo po kainin yon. Kailangan po wet bread, yon. Meron po yung nabibili sa may gardenia eh, yon. Yung mga skyflex, ganyan. Dapat yun po, dapat yung kainin nyo. Kasi po, nakaka-acid po yung mga white bread, kagaya po ng mga pandesal, nakaka-acid po yon. Sobrang lakas ng acid po nun. Tapos, maanghang. Bawal po kayong kumain ng maanghang, tapos maasim, matamis, tsaka maalat. Mga palaman po, bawal po, kagaya ng cheese, bawal po yan. Mayonnaise, peanut butter, coco jam, bawal po yun. Sobrang bawal po. Ang ginagawa ko po, guys, honey po yung pinapalaman ko. Matamis po yung honey, pero hindi po yun bawal. Honey po dapat yung ipalaman nyo sa tinapay nyo. Tapos po, wag na po kayo magkakape, tsaka soft drinks. Yan, bawal na bawal po yun. Ang ginagawa ko po, guys, pamalit ko po dati sa may kape. Nagtitimpla po ako ng honey sa may warm water. Yan. Yun po yung ginagawa kong kape, yung honey na lamang po, para po mas may panlasa po tayo. Tapos wet bread, yun pong parang ma-brown-brown na tinapay. Yun po yung dapat sa inyo, o kaya skyflex lamang po. Huwag po muna kayo magpapalaman. O nga po pala, guys, sa may mga katanungan kung gaano po katagal sa akin yung... Ewan ko nakalimutan, sabi ko na ba ito kanina? Umabot po ng 3 years po ako, may GERD. Nag-suffer po ako sa loob ng 3 taon sa may GERD na yon. So, ngayon po ay naka-recover na po ako. Basta po umiwas lamang po kayo sa bawal, guys. Bawal din po yung tubig na sobrang init. Yung ano, yung kumukulo pa, may usok pa, bawal din po yun. Tapos, bawal din po yung
malamig na tubig na nagyayelo, yan bawal din po yun. Dapat po warm water lang po o kaya normal na tubig. Guys, eto po pala, pag kayo po ay nakakaramdam na po ng hirap na po kayong huminga, inom po kayo ng warm water. Yan, warm water lamang po. Kayo po ay didighay po kayo doon, didighay. Tapos mababawasan po yung bigat ng dibdib ninyo. Makakahinga po kayo ng malawag noon pag nakainom po kayo ng warm water. Pagka kayo po ay nakakaramdam na po ng hirap po kayo sa paghinga. Or yun nga po. Tapos po, dighay din po kayo ng dighay, kasama rin po sa GERD yun, yung hyper acid, dighay ng dighay. Masakit yung tagiliran. Ano po yun, palipat-lipat po minsan yun. Pati po yung likod, sobrang sakit po talaga. Tapos po guys, dati rin po, yung kasagsagan po ng GERD ko guys, pagka lumalabas po ako sa labas, yung liwanag po ng sikat ng araw, sobrang nakakasilaw po. Masakit po sa mata, kahit na hindi naman po masyadong maliwanag. Basta po yung mga sikat ng araw, basta po maliwanag, sobrang nakakasilaw po talaga. Yun po, part pa rin po yun ng GERD or acid reflux yun. Kasama din po yun. Tapos po yung para po kayong magugulatin na, makabagsak lamang po ng kutsara ay nagugulat ka na po. Parang ano, tapos pag may dumadaan na sasakyan, nakakagulat na talaga. Lumalakas na, nininervyos ka na, lumalakas na yung tibok ng puso mo. Parang nababaliw ka na, ganun. Ganun po kahirap yung GERD. Kasi po, dulot po yun ng anxiety, guys. So, ipapaliwanag ko din po sa inyo talaga mamaya yung paano po mawala yung anxiety. Orange, dalandan, mga maasim, bawal po, bawal nyo pong kainin yun. Tapos itlog, dapat po yung itlog, puti lamang po yung kakainin nyo, hindi daw po, iwasan nyo po muna. Mani, bawal din po yun. Tapos pineapple, bawal din po yun kasi maasim po yun. Hot dog, chocolate, bawal po yun. Warm water lamang po pagka nakakaramdam po kayo. So, ayun po yung mga bawal nyo pong kainin. I-search nyo lamang po sa YouTube kung ano po yung mga bawal pang kainin kasi hindi ko po masyadong kompleto rito. So, eto po guys, yung mga dapat nyo pong kainin, eto po. More on gulay po. Tapos, matabang dapat po na pagkain. Huwag po kayo kakain ng mga maalat, sobrang maasin. Yan, more on gulay lamang po, matabang. Halos, dati po guys, kahit wala pong lasa talaga yung kinakain ko, basta matabang lamang. Wag nyo pong lalagyan ng maalat na pagkain. At mamantika, matataba. Iwasan nyo po yun guys. So, more on nilaga lamang po kayo or steam food. Tapos po, yun, madadahon po. Kagaya po ng saluyot, talbos, kangkong, alugbate, pechay, broccoli, malunggay. Yun po, maganda po yun. Yung green leafy vegetable. Magi-green na gulay lamang po yung kainin nyo guys. Kasi po yung bakit po magi-green na gulay lamang po ang dapat kainin. Kasi po mataas po yun sa fiber. So para po madumi po kayo, may dumi. Mailabas nyo po nung mailabas yung mga dumi sa katawan nyo. Yung mga bad bacteria, acid. Tapos po, ang dapat nyo pong inumin guys, wag po kayo basta-basta iinom ng ano, ng vitamins guys. Vitamin C lamang po yung iinumin nyo, yung ano po, ascorbate acid. Wag po ascorbic ah, kasi po dalawang klase po yun eh. Ascorbate at ascorbic. Doon po kayo sa ascorbate. Non-acidic po kasi yung ascorbate na yon, kagaya po ng Pernsi, Potensi, ganyan po, Gensi. Non-acidic po dapat yung inumin nyo guys. 2 times a day or pwedeng sa umaga lang po o kaya sa gabi bago matulog. Tapos po, huwag po kayong masyadong magpapakabusog, bawal din po yun. Huwag din po kayong magpapagutom, ayun po yung pinakabawal sa lahat. Dapat po, pag kumain kayo, yung tamang laman lamang po ng tiyan nyo. Huwag po kayong magpapakabusog, bawal din po yun. Tapos, uminom po kayo palagi ng maraming tubig, warm water o kaya tubig. More on tubig po talaga dapat kayo. Para po mailabas nyo po nung mailabas yung acid nyo, umihi po kayo. Yun po, more on water. Ihabing nyo na po yun. Tapos po guys, dapat po, pag umiinom po kayo ng tubig, paunti-unti lamang po. Parang sabi po ni Dr. Willie Ong, diba? Totoo po yun yung ano. Iinom po kayo ng tubig, palagok-lagok lamang po, every 10 minutes po. Para po mahugasan yung
acid po sa tiyan nyo, maihi nyo po ng maihi, yon. Paunti-unti lamang po, pero dapat po madalas. Tapos pagdating din po sa pagkain nyo po, dapat huwag kayong kakain ng sobra, kailangan po paunti-unti lang, pero madalas po, para po bumalik po yung katawan ninyo sa mga pumayat po. Dati po kasi talaga, sobrang taba ko, yun, nag-unhealthy food po talaga ako. Yun, nagkaroon po ako ng acid reflux. Tapos po guys, honey. Yan. Yung honey po, ang gawin nyo po, kumain po kayo sa ano, bawa sa umaga po pagising nyo, tapos sa gabi, bago matulog, honey po. Gamot po yun guys, promise. Subok na po yun. Kung ako po ay gumaling, gagaling din po kayo guys. Sobrang tagal nga lang po talaga, umabot po ako ng 3 years. Depende po yun sa pag-iwas nyo sa bawal guys. So, tiis lamang po at higit po sa lahat guys. Mag-pray lamang po kayo lagi. Magpasalamat din po kayo sa itaas. Kasi yan lamang po yung sakit na binigay niya sa inyo. GERD po. Yung GERD po pala guys, hindi po yan nakakamatay. Pahihirapan lamang po tayo yan. Yun. So, dahil po sa pagkain po natin ng mga bawal, pahirapan lang po niyan tayo. Huwag po kayong matatakot na parang mamamatay na kayo, pero hindi po kayo mamamatay dyan sa sakit na GERD. Sobrang pahihirapan niya lamang po talaga kayo. Yun, honey po. Tapos po guys, higit sa lahat, Yakult. Yun, sa mga nagtatanong po, pwede po yung Yakult sa inyo. Maasim po yun, pero po gamot po yun eh. May ano po yun eh, good bacteria po yun. So, sa panlaban po ng bad bacteria po sa tiyan natin, may mga ano po yun, good bacteria. Inom po kayo, halimbawa, kahit 2 times a day, kung meron po kayo, kahit 1 times a day lang po. Pwede po yun sa umaga, pagkatapos kumain, sa bago matulog, yan, pagkatapos din kumain. So, more on Yakult yun. Yun din po kasi talaga lagi yung iniinom ko, Yakult. Health, ano po, change healthy lifestyle na po talaga kayo pag nagkaroon po kayo ng GERD. Promise po sa inyo guys, gagaling po kayo. Maghintay lamang po kayo sa tamang panahon. Yung pong sobrang ano, minsan po nakakaramdam na po kayo ng ano eh, ng parang pinanghihinaan na kayo ng loob. Kasi po, ano po, yung iwas po kayo ng iwas sa bawal, sobrang tagal na po, pero parang walang nangyayari. Dadating po talaga kayo sa part na yon. Pero hindi nyo po alam guys, kahit na wala pong nangyayari sa pag-iwas nyo po sa bawal, dadating at dadating yung time na gagaling po kayo guys. Maghintay lamang po kayo. Sobrang tagal lamang po talaga. 3 years po ako, mayroong GERD, nagsuffer po. Kala ko dati wala nang pag-asa. Kala ko din dati guys, ano, ako lang yung may sakit na GERD. Yung pala, nakita ko sa Facebook page, sobrang dami, million po yung may sakit na GERD. Acid reflux yun po. Million po talaga yung may sakit. Kaya naman po, hindi lang man po tayo. Kala ko dati, kinukulang po ako, ganun eh. Pero yun lamang po talaga. Papahirapan lamang po talaga tayo ng GERD. So, iwas lang po talaga kayo sa bawal. At ito po guys, sa lahat. Higit sa lahat po guys. Wala po akong ininom na gamot para po gumaling po ako sa GERD. So, sinubukan ko po yung minom ng nagpa-check up po ako, binigyan po ako ng isomeprazole, omeprazole, lahat po eh. Pantrazole, basta lahat po ng mga mysol, lahat po ininom ko na po 'yon. Nakakasira po ng ano 'yon, ng kidney. Mas maganda po talaga guys, kagaya po ng sinabi ni Dr. Willie Ong, iwasan niyo na lamang po talaga yung bawal. Tapos yun po, pati gamot guys, mas maganda po talaga natural way po kayong magpagaling. Yun po, iwasan nyo po yung mga sinabi ko kanina lahat. Promise po sa inyo guys, gagaling din po kayo kagaya ko. So, higit po sa lahat guys, magpipray po lagi kayo kay God. Bago matulog, tulungan niya po kayo sa sakit nyo. Dadating yung time po na gagaling po kayo. Tapos po guys, pala ganito, banana. Gamot po yun. Gamot yung banana. Ito po yung mga dapat nyong kainin. Manok po. White meat. Yan. Pwede po sa inyo yung white meat manok. Kagaya po ng isda, manok. Yan. Mga white meat lang po na karne. Yan, isda. Tapos buko juice.
Gamot po yun. Ano po yun? Anti-acid po yun eh. Tapos yung avocado, yan. Tapos pakwan, steam food. Mga nilalaga lamang po na pagkain. Lalo na nga na po yung mga manok, isda, mas maganda po yun. Lagaan nyo lang po. Huwag na po kayo magpiprito. Magpagaling po muna kayo. Yun po guys, yung lagi po nag-iisip, bawal din po yun. Kasi bawal po sa inyo yung ma-stress. Kasi po, pag na once po na na-stress po kayo, tataas po dun yung acid nyo. Yun po, mag-acid reflux po kayo. Sisiki po yung dibdib nyo, mahirapan po kayo huminga. Pag na-stress po kayo, iwasan nyo po yung ma-stress. Pagpupuyat, iwasan nyo rin po yun. Tapos po guys, eto na po yung anxiety. Papaliwanag ko na po sa inyo kung ano po yung, paano po ako gumaling sa anxiety. Yung anxiety po guys, isip po yung kalaban natin. Dati po sinabihan po ako ng doktor, magpa-psychiatrist po ako. Kasi po para gumaling po yung isip ko. Ano po yun, isip po yung kalaban natin sa anxiety na yun. Sobrang hirap po talaga kalaban ng anxiety. Yun po yung pinakamahirap sa lahat. Kasi parang mababaliw ka na talaga nun eh. Kasi po, sobrang pag-iisip ng tungkol sa nararamdaman nyo. Kaya po kayo ay nag-anxiety. Dapat po guys, para gumaling po yung anxiety nyo, iwasan nyo po yung mag-iisip tungkol sa may sakit ninyo. No, kung ano ba yung nararamdaman ko, nahihirapan ako, huminga, ganyan. Tapos masakit yung buong party ng katawan ko. Tapos minsan dati po, yung kamay ko, ito po. Kusa po siya, nag-close po siya. Kahit na ibukas ko ng ganon, kusa po siya, nagsasarado. Tapos namamanhid po. Tapos pinapawisan po ako ng malamig. Yan. Tapos pag natutulog, pinapawisan yung ulo, nanginginig. Tapos, ba, pag matutulog ka na, pagpapikit ka na, bigla kang magigising. Parang nag-ground yung ulo mo, yun po yung anxiety. Kasi po guys, kaya po tayo nagkaroon ng ganun sa sobrang pag-iisip po natin. Tungkol po sa sakit natin. Dapat po guys, libangin po natin yung sarili natin. Manood po tayo ng mga movie, ganyan. Tapos po guys, mag-games po kayo para po malimutan. Di ba napapansin nyo po guys minsan, pag kayo po ay nakikipagkwentuhan, nalilibang po yung isip ninyo, nawawala po yung ano nyo eh. Yung hirap nyo po sa paghinga, tapos yung panic attack nawawala po, diba? Kasi po, nalilibang po yung sarili natin. So, hindi po natin naiisip yung sakit natin. Tapos, pag wala na po yung kausap natin, mag-isa na lang tayo, naisip na naman ulit natin yung sakit natin, yun. Doon po ulit tayo nagpa-panic attack, nagpa-palpitate. Kasi po, iniisip po natin yung nararamdaman natin. Manood po kayo ng mga movie, yan, para po makalimutan nyo po yung sakit ninyo. Huwag na huwag po kayo mag-iisip ng negative tungkol sa sakit nyo. Gerd lamang po yung kalaban natin. Gagaling din po kayo kagaya ko. Manood po kayo ng mga movie, mga vlog, yan po. Actually po guys, nagbablog po ako dito po sa aking channel. I-subscribe nyo po ako guys. Kasi po gumagawa po ako ng more on good vibes. Kasama ko po dito yung girlfriend ko. Sana po i-subscribe nyo po ako sa aking YouTube channel. Tapos i-hit nyo rin po yung notification bell para lagi pong updated sa mga video na gagawin ko. So sana po ay nakatulong po itong video na ito. Sana rin po ay tulungan nyo rin po ako sa may YouTube channel ko na lumago po yung aking pong mga subscriber. Kung nakatulong po ako sa inyo, sana po ay tulungan nyo rin po ako. So yun lamang po guys, magpray lamang po kayo palagi. Yung anxiety nyo po guys, gagaling po yung anxiety ninyo pag iniwasan nyo po yung pag-iisip. Utak po kasi talaga kalaban nyo sa anxiety. Basta libangin nyo lamang po yung sarili ninyo. Manood po kayo ng mga movie, mga vlog. Tapos po, mag-games po kayo. Dati po ginawa ko, nag-ML po ako. Dapat wag po kayo ma-stress doon ha. Kasi nakaka-stress din po talaga yung ML eh. Ibang games na lang po. Mga Flappy Bird, pwede po yun. De, joke lang. Basta mag-games po kayo para po malimutan nyo yung sakit ninyo. Tapos manood po kayo ng movie. Kasi pag iniwasan nyo po ang pag-iisip ng pag-iisip, lalong-lalo na po sa kasakit ninyo, gagaling po yung anxiety ninyo. Maging normal lamang po kayo. Halimbawa, nakakaramdam na po kayo ng hirap po kayo huminga. Tapos, nagpa-palpitate na po kayo. Hayaan nyo lang yan. Mag-isip lamang po kayo ng ibang bagay. Pagka nakakaramdam po kayo, uminom po kayo ng warm water. Yun. Magiging kalmado po ulit yung paghinga nyo. Tsaka yung palpitate po ng puso nyo. Magiging kalmado po yan. Basta, pag nakakaramdam po kayo ng panic attack, yan, yung
nahirapan kayo min, wag niyo pong isipin 'yon. Para po maging kalmado 'yung isipan niyo para po gumaling po 'yung anxiety ninyo. 'Yun lamang po talaga 'yung diskarte po para gumaling po 'yung anxiety ninyo. 'Yung wag niyo pong iisipin 'yung nararamdaman 'yung sakit. Pag nakakaramdam po kayo ng GERD, acid reflux, uminom lamang po kayo ng warm water. Yakult 'yon, minsan po Yakult. May nakakapag ano po kasi 'yun eh, dighay 'yung Yakult pati po 'yung warm water. Pag nadighay po kayo, may babawasan po 'yung sakit ng dibdib nyo, 'yung hirap kayo sa paghinga. Ano po 'yung mababawasan po 'yon? Minom po kayo ng warm water. Basta wag lamang po kayo, wag na wag nyo pong iisipin 'yung sakit nyo, guys. Gagaling po 'yung anxiety nyo, panic attack, palpitate. Basta wag nyo pong iisipin 'yung sakit nyo. Sana po guys, sundin nyo lamang po lahat ng mga sinabi ko dito sa aking video na 'to. Kung ako po ay gumaling, gagaling din po kayo, guys. Promise po 'yan. Mag-pray lamang po kayo kay God. So, hanggang dito na lang po ito. Sana po ay nakatulong po ito. God bless po sa inyong lahat. Pray lamang po kayo palagi. God bless.